hindi naniwala yung ano eh, yung immigration officer, and then inold ako, and then nilagay ako sa back ano office nila. Bakit po? Ano po ba yung naging question niya para hindi kayo man, hindi siya maniwala? Guys, finally I'm with Mr. Eddie. So nanggaling po siya sa Roa City po, Capiz. Roa City, Capiz sa Manila. So nakakatuwa kasi tinulungan natin dati yung asawa niya. From saan po nanggaling asawa niyo? Hong Kong po. From Hong Kong pumunta dito sa United Arab Emirates at nakita ng trabaho, naging okay dito. So ngayon si Kuya is kinuha naman ng kanyang asawa. Nakakatuwa kasi ilang months lang po yung asawa niyo dito? Almost 6 months pa lang po. Di ba almost 6 months pero okay. Nandito na yung asawa niya. So nakakatuwa kasi magkasama na sila. Si ate pala is matagal niyo na po kayong LDR, no? Yes po, nung nasa Hong Kong pa siya. Ah, nasa Hong Kong pa siya. Ilang years po kayong LDR? Almost 4 years po. Ah, 4 years, ang tagal-tagal naman. So talaga na-miss niyo po yung asawa niyo. Aba, syempre po. Tapos may anak sila sa Pilipinas at in the future kukunin din nila. Mashallah. So yun yung nakakatuwa kasi talaga yung asawa niya ayaw nang mahiwala. Ayaw na ng LDR. Actually, ang hirap po ng LDR, no? Yes, sir. Oh, paano nyo po hinahandle yung LDR? Nang babae po ba kayo sa Pinas? Ay! Paano mo kayo nag-inandle? Tiwala lang po. Tsaka ano yun, dasal lang palagi. So yun lang po. No? So, kamusta naman po yung process ni Aba doon sa pag-process po ng mga documents na papunta dito? Ay, wala po kay hirap-hirap, sir. Maraming salamat po sa tulong nyo. Sa inyo po, pag may nag-process kayo, usap, bayad, and then done na po lang. Then, yun. Yeah. Thank you so much. Pero syempre, may mga questions pa rin po ba sa immigration pag family, asawa nyo na po yung kumuha sa inyo? Meron naman po, pero konti lang naman. Pero dapat yung sagot nyo is continuous din, tsaka wala naman. Consistent kapag, talaga consistent po dapat. Na, po. Ano po ba mga naging question po sa inyo? Yun lang, pinahanapan ka ng proof kung asawa mo yung nagbisa sa'yo. Pinanapan ako ng ano, ng picture or any conversation mapatunayan talaga na kayo. Talaga. Pero sabi sa unang immigration po, sabi nyo kasi na second immigration kayo. Yes, sa unang immigration, ano po muna yung question? Yan din po, parang hindi naniwala yung ano eh, yung immigration officer, and then inold ako, and then nilagay ako sa back ano office nila. Bakit po? Ano po ba yung naging question niya para hindi kayo man hindi siya maniwala? Ano po ba muna kayo? I'm 30 po. Siya po yung asawa niyo. 31. Ah, okay. Bakit so, parang, po? Para hindi naniwala siguro kasi yung picture ng asawa kasi masyadong bata eh. Oo, mukhang bata talaga yung asawa niyo. Bata talaga eh. So siguro nagduda, hinanapan ako ng marriage contract and then yun, continuous hanggang sa kabilang back office, ganun pa rin, yung tatlong immigration. Tatlong immigration na po yun. Oo, marap talaga. Pero nakinabahan ba kayo yung tatlong immigration? Siyempre sir, first time ko yun eh. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, yun lang, consistent lang yung ano. Yung, so it means pare-pareho po ang tanong? Yes, nililito ka lang muna eh. Tapos, kinakausap ka kung ano, anong gagawin mo sa Dubai, sino pupuntahan mo, and then balik naman. Tinanong po sa inyo muna, ano po yung gagawin nyo sa Dubai? Yes po, yun po. Ano po yung sinabi niyo doon? Sabi ko po, magbibisit sa misis ko dahil matagal na kaming hiwalay sa LDR kasi yun, namimiss ang isa't isa. So parang bisita lang ba? So yun lang, then ayun, ninanapan ako ng any conversation, picture, then ayun. Na-release na po kayo, mashallah. Yes, so sobrang okay na po nun sa pakiramdam na yun, na-release na kayo dun sa tatlong immigration. Tinawagan niyo po bagay si Mrs. na nakalusot na ako? Hindi naman po, parang ano naman po ako eh, tiwala naman po ako sa mga sa documents inyo, sir, sa mga documents na pinasa niyo. So may ka ba, pero walang pagsisisi o makakalusot talaga ako. Yes, pag complete talaga yung documents mo, pagkatapos, syempre, totoo mo namang asawa. Yes, wala ka talaga kauban kasi asawa mo naman talaga eh. Kasi yun lang kinabang kasi first time mo lang talaga. Okay. So at least, nandito na siya at kasama niya yung asawa niya. At wala yung asawa niya ngayon dito kasi pumasok. Kaya, syempre, kailangan din mag-medical cert. Tinulungan ko na siya pumunta doon kasi walang time yung misis niya. Kasi nag-work. So, ganyan tayo yung servisyo natin. Pag hindi kaya ni sige, tulungan natin sila. Pero,
Steel, welcome to Dubai. Yes, so sabi pala kanina ni Sir dito is hindi daw siya naiinip kasi puro Filipino daw. Oh, parang Manila lang. Parang nasa Manila dito kasi siya sa Riga at talagang makikita yung parang Manila. So ngayon, galing dito Sir sa office, hindi ko siya nasundo dun sa airport na karaan kasi nga may lakad din ako nun, may mga meetings, and now hatin natin siya dun sa bahay nila. So let's go! Salamat. Thank you po. Bye-bye.